Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay crispy adobo. Ayan. At mayroon din po tayong nilagang bulalo. Ayan. Kain na po tayo. Mabuhay. Ayan. Maraming salamat po. Nagkasama-sama na naman po tayo. At maganda po ang panahon ngayon. Abay. Okay po lahat. Maraming salamat na lang po sa oras. Bago po tayo mag-isa, pasalamatan po muna natin, Panginoon. Ano, maraming salamat na lang po sa grasya. Maraming nyo po sa amin sa araw na to. Maraming salamat po. At nagiging maayos na po. Sana po ay magkaroon na po ng disiplina ang bawat isa para tuloy-tuloy po ang paglabas po na magandang resulta. Maraming salamat, Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyong lahat. Sa Panginoon Jesus. Amen. Yan, sana po natin. Sa Pilipinas po ay tag-ulan na, anak ko. Ito po yung pinakamasarap nilagang bulalo. Ang bulalo naman po, maraming version. Baka po ito. Yan, ito po. Ang laki. Kumuha lang po tayo ng yung hindi naman po masyadong kalakihan. Ito. Nakita ko po yung ito po yung utak ng buto. Sarap kumain ng ganito, no? Balalo sa Batangas, saka sa Baguio. Naku, napakasarap. Ang gulay. Yan. Hindi po masyadong marami kanin po natin ngayon. Meron din po akong patis sa kasilid. At meron din po akong soft drinks. Zero. Pampalis umay. Sarap ka doon, no? Pag ano, tag-ulan sa Pilipinas, no? Namimiss ko tuloy nung mga po na tayo magkwentuhan para hindi po lang mabuhis. Ano po tayo lang? May taba. May crispiness. Iba, umurong na pa rin po yung taba eh. Yan. Mmm! So, dyan dyan lang po yung recipe po nito. Lalagyan po sa description box at sa comment. Sarap po talaga, crispy adobo po. Hindi po mo siya madaling gawin, pero sundan nyo lang po yung procedure. Kumapit po talaga yung toyo, suka, paminta, asin, sa baboy, napakasarap po. At yung bawang po, hindi po masyadong nasunog, sarap. Pag bulalo po talaga, gagamit po talaga ng tsaka kasi yung
ano po yung taba ng utak sa taba ng baka, may ibaba po diyo pag hinihigop nyo mainit na mainit. Malasan, malasan. Masarap na masarap talaga. Yung gulay po hindi ko po talaga in-over. Pag kumukulusa ko lang nilalagay para hindi po malabsa. Hindi po ako masyadong naglagay ng kanin kasi gusto pong enjoy itong buto-buto, itong bulalo. Saka ito pong utak po, may babo na sa sabaw. Sarap. Ayun, ayun, ayun. Ito po. Ayun. Bihira rin po makabili ng mga ganti kasi bumibili lang po talaga nito mga Asians saka po yung mga restaurants kasi karamihan eh tinatapon na lang po nila. Hindi po nila pinapasin. Gusto kasi nila puro karne. Laman lang. Spring onion po galing po sa sardin ko. Ayan o. Maapo po sa sarap. Itong patisserie, may konti pong lemon. Sarap. Pinakuluan ko po ito ng kulang-kulang 3 oras. Saka malambot na malambot po. Ito yung utak. Ginagamit ko po sa pagbubulalo yung pamitang buo po, mas malasa. Check nyo po ah. Kasi pag pamitang buo, medyo makinis. Kapag buto po ng papaya, medyo oblong at magaspang. Check nyo rin po yung binibili po yung paminta. Misa kasi, ganun po eh. Sarap po na ganito, no? Kahit nasa city kayo, probinsya, pag umulan po talaga at mainit na sa tapos yung
taba po na galing sa buto-buto, may iba pa. Pakasarap. Sarap po talaga sa nilagang bulalo yung repolyo kapag hindi po tutundot sa spring onion. Murang sibuyas na, napakasarap. Alam mo kapag butong-luto po talaga, madali pong pag-iwahiwalayin yung buto. Yan, malala po talaga. Tahimik ko po ngayon na ugutom na ugutom. Pero po ah. Dito ay ilis eh. Ito. Whispering onion po na tanim ko eh. Napakahaba po talaga. Excuse me. Buto po talaga, o bulalo. Malakas ang malasa po, lalo sa sinigang din. Pag bulalo po talaga, sabaw na sabaw pala ulam kasi malakas ang malasa po talaga eh.
Yung talagang malambot na malambot. Pero gusto ko rin po yung medyo makunat-kunat, yung parang may chewing gum. Basta po baka. Kasi ang baka talaga, naku. Kahit isang pirasong buto, lagayin nyo lang po pampalasa sa sabaw. Sarap na, masarap na. Ilan laman. Paano po? Maraming maraming salamat na naman po sa inyo oras nila sa pinilakang lakbay bago po tayo magdawas. Pasalamatan po man natin ang Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na naman po sa grasya. Maraming niyo po sa amin sa araw na ito. Naway umiral na po ang tuloy-tuloy pong disiplina sa Pilipinas po, inadagdagan na naman po ang apektuhan. Kasi po po, naway maging maayos din po sa sitwasyon. Alam po namin na magkakaisa po mga Pilipino para din po sabutin ang lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyo lahat. Sa kala ni Jesus. Amen. Paano po? Maraming maraming salamat na po sa inyong oras sa pagsama. Makita po tayo mamaya sa greetings and shoutout portion. Dali lang po, yun po muna. Kita po tayo sa greetings and shoutout portion. Hello po, maraming maraming salamat po. Dito po tayo sa greetings and shoutout portion. Maraming maraming salamat po sa mga bagong subscribers, sa ating pong kapuso at kapamilya, at mga kaibigan po natin lagi nakasama sa Pinilakang Lakbay. Lagi ko pong inuulit, isang malaking pamilya po tayo sa Pinilakang Lakbay. Umpisahan na po natin ang greetings and shoutout portion. Kamusta po kay Emerson Manjares? Kamusta din kay John Magbintang? Yorka Tropa, ayan. Kamusta? Sabi niya po, ayun, happy birthday po sa this coming June 24, John Magbintang. Salamat po, okay lang po. Enjoy lang po ninyo yung birthday po ninyo. Kamusta din po kay Macrae Riego. Shout out po sa aking mag-ina na si Mrs. Jean O. Riego at Dana Therese Riego. Ayan. Kamusta din po kay Ryan Sanchez. Shout out daw po sila ng GF niya na si Pauline Vera. Maraming salamat po sa inyo. Kamusta din po kay Cynthia Chong from Spain. Ayan, maraming salamat po sa mga kababayan po natin sa Spain. Ingat po kayo dyan, ingat po kayo dyan lagi. Kamusta din po kay Kiwi Frando, kay Karen Tungul. Sabi niya po, hello naman sa mga sa taong mahal ko na si Jack Basilio. Ayan, sweet naman. Kamusta din po kay Merlin Hernandez. Kay Hazel Cotamora, maraming salamat po. Kamusta din po kay Crisostomo Ibarra. Wow, napaganda. Shout out po kay Arvin ng Riyadh, Tagatuy, Batangas. Ayan. Maraming salamat po. Ingat po sa mga taga Riyadh at mga taga Batangas. Maraming maraming salamat po. Excuse me. Kamusta din po kay Genzo Soto. Kamusta din po kay Chrissy Ann Oitner from Bohol. Ayan, nakapunta na po ko dyan. Napakaganda po. Maraming salamat po sa mga taga Bohol. Ingat po. Kamusta din po kay John Robert from Sweden. Ayan, maraming salamat po. Kamusta din po kay Richelle Toms. Shout out po kay Richelle
Thomas watching from Israel. Ayan, kamusta po sa mga kababayan po natin sa Israel? Maraming salamat po sa inyo. At sa mga taga-Sweden din po. Salamat po. Kamusta din po kay Inday Madam Vans, kay Janeth Montales. Belated happy birthday po noong excuse me, June 17. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Kamusta din po kay Kagwin De Borja. Shout out po sa Ate Juliet De Borja. Happy birthday daw po ngayong June 24. At sa lahat ng mataga ang Gono Rizal, mabuhay. Yan. Maraming salamat po. Happy birthday po. May mga kamag-anak din po kanya sa Anggono Rizal. Ingat po, maraming salamat po sa inyo. Excuse me po, pumapasok po yung malamig na hangin sa likod. Binuksan ko po si bintana para fresh po dito sa loob. Kamusta din po kay Brenda Cedillo. Shout out po kay Ana Alulod, Katharina Inocencio, kay Zenaida Morales, Marley May Burlat, Jemsel Maralit Asi. Ayun. Sana po na-pronounce ko po ng tama yung mga pangalan kasi wala pong kama o talagang mahaba po talaga pangalan. Excuse me. Kamusta din po kay Sir Patrick Echevarria, Grace Dopkin, Fujigatora Chavez, kay Nani Salubison, kay Mami Virgil Studio, Nani Thelma Busca, Sweet Reminders, Mr. Chester M, kay Sir Tan, Happy Chicks, Becky Moore, Jackal Yamado, Geraldine Bage. Yun, maraming maraming salamat. Yun po sa mga hindi ko po nakasama sa greeting shout portion. Paki-comment lang po sa latest video po yung mga personal at family shout out po. Yan. Okay, pakilaki po ating pinilakan lakbay Facebook page. Mag-private message po. Kayo wag po sa akin personal Facebook dahil personal po yun. Hindi po, kasi marami pong messages. Mas okay po sa pinilakalakbay dahil team po kami. Maraming maraming salamat na lang po sa inyong oras na nila sa pinilakalakbay. Positive vibes lang po tayo lagi. Magkaroon po tayo ng concerns, bawat isa, disiplina, lalo na po ngayon. Sana po mabawasan na yung naapektuhan po sa Pilipinas ngayon. Nabalitaan po po, lockdown na bandaw po ngayon sa Cebu dahil nga po, dahil nga po medyo tumaas po yung rate po ng affected po o infected ng virus. Sana po practice po natin social distance at disiplina. Maraming salamat po. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!